Hi guys! Samahan niyo ulit ako at sisilip muna tayo sa isang garden shop. Dito sa Gunma bago tayo umuwi. Hindi tayo uuwi hanggat wala tayong mapuntahang ganitong lugar. Alam na. So yun na nga guys, andito tayo sa isang garden shop dito sa Gunma, Ken. At ayan, makikita natin sa entrance pa lang. Buong palibot guys, titingnan kung makikita nyo. Garden shop ba to? O parang mga napabayaang halaman na. Pero, ang maganda dito guys, dito mo makikita kung gaano katibay ang mga succulents. Biruin nyo yan, alam ko, umuulan ng makapal na snow dito sa lugar na to. At, sigurado akong rain or shine din sila. Pero makikita mo yung ibang halaman guys. Ang gaganda pa rin nila at sigurado ako na stable na ang mga yan. Ayan guys, ito yung entrance nila. So, papasok tayo sa loob at silipin natin kung anong meron sa loob ng mga halaman at titingnan na rin natin kung meron tayong maiuwi. Ayan guys, excited na ako. Tara, pasok na tayo sa loob. Natatakot akong maglakad ng mabilis guys kasi sobrang maputik yung daan. At umuulan din. Kaya, ayan, daan-daan tayong papasok. So, ayan guys, ang gaganda ng kanyang mga echeveria. Ang lalaki at saka ang mumura. Na-excite ako. Ang dami.
Ayan guys, makikita natin. Grabe ang lalaki ng kanyang mga Echeverria na hindi ko alam. Si kulot. Puro kulot. Puro kulot lang ang alam ko guys. Ang lalaki nila. Grabe. Ang gaganda. So, ayan guys, nakikita nyo na naglalakihan yung mga succulents. At ang dami-dami guys. Kasi yun nga lang, may-ari dito guys, medyo may edad na. Silang dalawang mag-asawa, kaya siguro hindi na niya gaanong naaalaga na maayos. Nakita nyo yan guys, ang laking-laking cactus. Siguro ilang taon na yan. At meron din silang napakaraming agave. At aloe vera guys, iba-ibang klase. So ayan, parang kung titingnan mo, ano ba yan, parang pakalat-kalat na lang yung mga halaman. Pero syempre guys, yung mga nandyan, yung mga maliliit lang naman, kapag nagsabi ka na gusto mo yun, nagka-cutting siya guys, nagbibigay siya ng ano, ng mga cuttings. So ayan, ikot-ikot lang tayo. Titingnan lang natin yung ibang mga halaman. Ayan guys. Puro agave ang inilagay or tinanim niya dyan. Mahirap lang kasi sa agave guys kasi lumalaki sila ng todo-todo. Kaya kailangan mo rin napakalaking space, maluwag na space. Ang ganda. Grabe sa mga manya na nagkokolik ng mga agave. Tama-tama itong lugar sa inyo guys. Ang ganda. So yun nga guys, tulad ng mga nakita ko at syempre nakita nyo na din. Parang naano din sa isipan ko na ilang taon na kayong nag-succulents or naghalaman si Lola. So mamaya guys, itatanong natin yan. Sa ngayon ay enjoy muna natin ang ating mga mata sa katitingin ng mga halaman ni Lola. Ayan, dami niyang black rose na ayunium. Marami guys, marami iba't ibang klase ng succulents. Kaso lang, alam niyo naman ang atin yun na napakatalino pagdating sa ID. So, ayan. Grabe, sobrang matured na, sobrang stable na yung mga halaman, guys. Ayun, no, ang ganda. Ayan. Super ang ganda, guys. Face in your face. Ayan guys, kahit ang dami ko ng ayunium eh, parang gusto ko na namang mag-uwi. Pare-parehas lang naman yung mga yung mga collection ko at saka yung mga nakatanim dyan na ayunium.
24 hours later. Nga guys, kami ngayon ay pauwi na. Hindi na ako nakapag-vlog kanina guys kasi habang tumitingin ako ng gusto ko, nag-uusap kami ni Lola, yung may-ari ng garden shop na pinuntahan natin kanina. So sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya kung ilang taon na siyang nagtatanim ng succulents. Biruin niyo guys, 20 years ang tagal na nun. So yun nga daw, hindi rin daw talaga maiwasan ang mga struggle tulad ng mga yun, namamatayan, nagmamashi. Hanggang ngayon naman daw guys, kasi hindi mo daw talaga hawak yung panahon. Minsan grabe ang init, grabe ang ulan. Kaya naisip ko guys na yung mga pinagdaanan natin ngayon ay napakaliit na bagay lang pala yun kumpara sa mga pinagdaanan ni Lola sa kanyang mga succulents. So huwag tayong gumive up, tuloy-tuloy lang. At salamat ulit guys sa inyong pagsama sa akin. Happy planting. Thanks for viewing or thank you for watching. At sa susunod pa ulit natin ng mga video guys. Salamat sa lahat. Bye-bye!